Okay na? What's up, mga pamangkin? Nagbabalik tayo sa ating cooking vlog. So, na-miss nyo ba ako? Ilang araw din ako nawala. And I'm back again sa another recipe natin na magluluto tayo ng, syempre, chicken katsu! Ayan! So, dahil napanood natin si, ano, si Chef RB, so nagkaroon tayo ng konting idea para magluto ng ganitong recipe. So, try lang natin kung paano siya gawin. So, I think medyo ano siya, medyo madaling gawin. Basta kompleto ka lang sa ingredients. So, basically, ano lang siya. Siyempre, kailangan natin ng protein. Gagamit tayo ng pork. Gagamit din tayo ng chicken. Bali, ano tayo siya? Wala tayong pork tenderizer. So, bali, ano ko na lang siya. Gumamit ako ng maliit na ang tawag dito? Chef ano? Mr. Videographer? Bowl. Bowl. Bali, pinrest ko siya ng ganon. Both pork tapos chicken. So, ito yung mga ingredients na kasama niya. Meron tayong all-purpose flour. So, lalagyan natin siya ng asin. Saan ang ating asin? Wait lang. Konting asin lang. Para dun-diretso na tayo. Konting asin lang. Mga half teaspoon. Yun, ihalo lang natin. Tapos, meron din tayong itlog na nilagyan ko din ng mga half cup na tubig. Dalawang itlog to, dalawa. Siyempre, gagamit din tayo ng breadcrumbs. Japanese breadcrumbs. Kailangan ba Japanese? Natin, kailangan Japanese eh. Iba kasi yung kalalabasan kapag gumamit tayo ng normal na breadcrumbs. Mas okay to kasi ito yung suggested talaga na pag nagluto ka ng katsu. Tapos, ito din yung mga ingredients natin na iba para sa ating gagawin na sauce. Meron tayong Worcestershire sauce. Okay? Meron tayong mamasitas, oh. Baka naman. Oyster sauce. Meron din tayong sugar. Gagamit din tayo ng tomato ketchup. Kung wala kayong tomato ketchup, pwedeng gumamit ng banana ketchup. At ano pa, yun yung gagamitin natin para sa sauce ng ating katsu, itong ating meat. So, start tayo ng paglagay ng breading. Eto na. So, haluin lang natin siya ng konti. At saka gagamit din para tayo siyempre mantika kapag ka nag-prito tayo. Ayan, nilagay na natin dito yung mantika. Mapainit na lang natin. So kapag ka magpiprito tayo, huwag yung masyadong mainit yung ating mantika. Para kapag ka nilagay natin yung ating meat, ay hindi siya mabigla. Hindi siya maluto kagad sa ibabaw. Tapos yung sa ilalim ay ano pa? Hilaw. Hilaw pa. Yun, pangit yun. Hindi natin gusto yun. So ito na, umpisa na tayo ng ating pag-breading. So, depende na rin kung gano'ng kadaming yung mga gagawin na gagamitin na all-purpose flour. Kung konti man, pwede naman kayo magdagdag. Lagyan na natin ng paminta. Gagamit din pala tayo ng paminta. Lagyan na natin dito. So, para sa akin, yung iba kasi, mostly naman, nilalagyan na nila ng asin dito sa una pa lang. So, sa akin, siguro hindi na ako maglalagay ng asin. Dito ko na lang siya babawiin sa ating breading. Yun. So, parang kulang pa yung nilagay kong asin kanina. Kasi nga wala pang asin itong mga meats natin. So, dito na lang tayo babawi. Yun, okay na yan. Parang isa, 1 teaspoon, yun, 1 teaspoon. Dagan pa natin ng ating paminta. Yun, halo-halo lang natin. Shake. Comedian ka na ngayon talaga, Uncle. Ayan. May jari ka ba dyan? Ayan, so iano na natin. Plato, kailangan natin plato, syempre. Start na tayo mag-breading. Eto na. So, start tayo dito sa pork. Ayan, ganito lang siya, guys. Ayan. Ayan, i-cover up lang natin lahat. Ayan. Tapos, sasasaw natin siya dito sa ating itlog. Ayan. Remember guys, dry hand and wet hand. So, gagamitin natin ating pang wet hand sa ating itlog. Ayan.
dinap natin siya sa itlog, tapos i-dump ulit natin siya dito sa ating breading. Sa ating breadcrumbs. Yan. Yun. So, para sa akin, ibabalik ko ulit siya sa itlog para mas maraming kumapit na breadcrumbs. Mmm, ganun pala yun. Yun. Sana, ano. Yun, dump ulit natin. Saka dahan-dahan lang din sa paglagay ng asin dito guys, kasi yung gagamitin kasi natin na sausawan mamaya ay medyo syempre asin. Oo. Asin ng sausawan. Okay din. Pangit naman kasi, okay lang na medyo matabang yung timpla kaysa naman sa maalat kasi mahirap nang habulin yun. Yun, okay na. Yun. Yun. Dali lang pala yun. Ito yung ating pork. Tapos susunod na natin ang ating chicken. Ito na. Kukot lang natin ulit siya ng ating all-purpose flour na may asin, paminta. Tapos, idadump natin siya dito sa itlog. Ayan. And then, going to our breadcrumbs. Ayan. Cover up natin. Kagaya ng ginawa ko kanina, babalik ulit natin siya sa itlog. Ayan. Yun. Para mas maraming kumapit. Mas makapal. Mas makapal. Ayan. Para ma-feel natin yung crispiness ng ating katsu. Ayan. So, tapos na ating i-coat ang ating dalawang protein na chicken and pork. So, babalik ako mamaya after kong makot lahat itong ating mga proteins. Cut na ba? Cut na ba, Angel? Yes po, cut na po. Wala pa, hindi ka ba na nasigaw ng cut eh. Cut! So, for the meantime, gagawa muna tayo ng ating sauce. So, natapos na ba ang pagkakon mo? Yan muna natin, habang pinapainit natin ang ating mantika. So dito muna tayo sa ano, sa paggawa ng sauce kasi mabilis lang din naman. No cook na itong sauce na ito. Ayun. Meron tayong tomato ketchup. Ah, hindi na ba niluluto ang ating sauce? Hindi na to. Ayun, siguro kayo na bahala kung gaano kadami, pero ang ilalagay ko siguro mga 5 tablespoon. Hindi. Paso. Uy. Medyo pa ang ating ano? Paala na. Pwede ba dyan ang banana ketchup? Pwede ang banana ketchup. Pwede, pwede. Ayan. 5 tablespoon. Ang ating oyster sauce. Mga 2 tablespoon. 1 and 2. Tapos versus, nahirap pa talaga magbasa dito. Worcestershire sauce. Yan, mga 2 tablespoon din siguro. Hindi ko alam. 1 2. Tapos yung ating granulated sugar, lalagay din tayo. Yo. So yan, nakaramis na natin na ating sugar, mga, hindi ako sure. 1, hindi naman yan yung malaking ano, tablespoon, mga teaspoon ito. 2, and then, sabihin na natin 2 tablespoon. Tapos lagyan natin ng konting, ano, are. Ayan, konti lang. Pwede rin painit, pwede rin hindi na. Dahil tutunawin lang din naman natin. Kayo na rin magbahala na i-adjust yung timpla niya. Kung gusto niyo ba ng alat or... Paano pag gusto? Okay, sakto lang. Paano pag gusto manghang? Manghang, I would suggest pwede kayong maglagay ng ano, yung powder na sili.
mas okay yung powder kaysa yung bumubuo na fresh. Yeah, so medyo init na rin ang ating... So lalagyan din ng paminta. Hindi. Paminta. Pwede siguro, pero kaso nga lang kasi may paminta na yung ating chicken. Ayun, tikman nyo na rin itong ating sauce para sa katsu. Katsu sauce. Ayun, tapos na tayo sa katsu sauce. Namin titikman natin kung pwede pa na, kung i-adjust pa ba natin ang kanyang lasa. Tikman mo na. Pwede naman tikman yan. Pwede na. Ting, okay na siya. Ang galing ko talaga. Galing mo talaga. Natansya mo. Tansya, tansya. Saktong-sakto. So, lalagyan na natin ating chicken. Ating, ano. Ito. Kailangan natin ng tong, syempre. Tong, pakitong, gitong. Tong ba yan? Yan ba yung mga sinusot ng babae? Tong? Di ba yun? Ay, ba? Ito yun. Ito yung panluto. Pag nag-prito tayo. So, para sa akin siguro, kahit alin unahin ninyo, it's either chicken or pork. Bahala na kayo. Lagyan na natin. Yan. Yun! Yung apoy. Siyempre. Maliit naman po ng kawali nyo. Oh, maliit. Medyo maliit ng dupot talaga natin. Yan. So, ang magiging mangyari ngayon, tigi-tigi isa. Wala tayong no choice eh. Mga ilang minutes bago nakadip yan sa mantika? Mga... siguro... mga 3 minutes? 3 minutes siguro? Basta mapula na. Basta mapula na. Yun, sakto. Sir videographer, tama ka. Dahil wala tayong strainer, ito na lang yung strainer natin. Ayun. Medyo napalakas ng konti ang ating mantika, kaya medyo naluto agad siya. So, hindi okay yun. Yon, balansin parati natin ang kanyang apoy. Tandaan nyo yan guys, yung apoy importante. Huwag na huwag yung ilalagay ang chicken or pork na napakainit na mantika kasi may possibilities na hilawang loob. Yung kanyang outer ay luto na, tapos yung kanyang inner ay hilaw pa. So hindi okay yun. Ganun pala yun. Yeah. Kontrolin natin parati ang kanyang temperature or apoy. Hindi siya okay. Nagkakamali din ako, hindi ako perfecto. So, alisin muna natin siya. Ilalagay muna natin siya sa strainer. Ayun. Tapos, ilalagay muna natin, isusunod muna natin ang pork. After that, siguro mga pagkaluto na lahat, ibabalik natin itong medyo nabigla na chicken natin. Pero hindi naman siya sunog. Golden brown siya. Mamaya iluluto natin ulit siya. Para to make sure na lutong-luto siya. Hindi siya ilaw sa ilalim. Ayun. So, ito na ang... saan yung pork? Ito yung pork. Susunod po na natin ang pork. Ayun. Medyo siguro humina na ang apoy. Ayun. I think okay na yan. Pagsabayin na ang pork to pork. Medyo naalis ang ingredients. Yan. Mas okay kung mas malaki yung inyong lutuan para syempre mabilis magluto. So, babalik tayo kapag naprito ko na siya lahat. And then, plating tayo. Ay, ganun lang kadali. Napakadali. Napaka-basic gawin. Basta importante. Kompleto lang kayo sa ingredients. And, yan. Napakasaya magluto. After mga more than half an hour? After two days. Ayan. So, malapit na tayo matapos sa ating pagpiprito. So, ito na yung huling batch natin na ating chicken. And then the other one, bali dinalawa na natin ang ating lutuan para mabilis. Tapos ito na yung ating pork na malapit na rin maluto. Mga 1 minute na lang siguro. Ayan. Tingnan nyo guys, napakaganda ng pagkanyang brownish. Golden brown, napakaganda. So, naluto ko na yung iba. Na-slice ko na din. Papakita ko sa inyo mamaya. And then, magbe-plating din tayo together with the salad. Ayan.
So, I think okay na ito. Yan, papatayin na natin ating mga koi at hayaan lang muna natin na mag-swimming ang ating mga protein. Ayan. Bali, ang team pala natin today is Japanese style tayo, Japanese style. So yan, ito na po. Luto na. So, kailangan natin ng ating strainer para yung mga excess oil ay maalis. Importante yun. Ayun, ito na rin ang ating pork. Ayun. So, meron ng naluto. Ayun, so, plating tayo. So yan, i-slice na natin ang ating pork. Unahin natin ang pork. Ganito lang siya, medyo manipis. Huwag naman ganong manipis. Yan, makikita nyo yun sa ilalim, guys. Yan. Yun, perfectly cooked. Yung mga yan, yan yung mga taba. Ito yung, ano niya, yung karne niya. Yan, okay siya. Normal lang yan na mag-ganyan, guys. Talagang napakahirap perfectin. Yan. Yan. Yan yung ating pork. Sunod natin ating chicken. Yan. Chicken natin, yan. Okay. So, plating tayo. Bali, nagluto din pala ako ng yang chow. Yang chow ba tawag dito? Or chow fan? Hindi, chow fan. Iba yun eh. Yang chow. So, magtitikiman tayo. Uy! Ano lang, ito lang food lang. Tapos, i-prepare din natin tong ating salad. Talagang para kumpleto tayo. With the protein, with the rice, and with the salad. So, ilalagay natin siya sa plating plato. Na ano lang, konti lang siguro. And, together with the chicken. And, okay. Tapos, lalagyan din natin ng ating salad. Ito guys, pwede kayong gumamit ng repolyo dahil hindi available yung repolyo. Bumili lang muna ako ng lettuce. Yun. So, maglagay tayo ng lettuce dito sa kanyang gilid. Yan. Lettuce. Kala ko may nagpapaluto ng kare-kare. Meron nga pala. Shoutout nga pala, Kapitana. Yan, happy anniversary. Anniversary ba? Or mot-mot lang? Happy mansari. Kayong dalawa ni Kapitan. Tapos, advance, happy anniversary, Ate Rochelle, tapos si Tito Jepoy, sa January 25, yun, meron na naman tayong, I think, salo-salo, meron tayong piging na mangyayari. Naku, excited ako kung anong lulutuin natin. So, yun. Pero kailan ba yung kare-kare? Kare-kare, hindi pa kasi sure eh. Depende daw kung kailan sasawad yung magpapaluto. Agad naman. So, yun, maglalagay tayo dito ng tomato. Yan. Hindi man importante kung gaano karami ilalagay ninyo. Basta magbukang ano lang siya. Tapos, cucumber. Yan. Dito lang din sa side. Bahala na. Yan. Yan. Tapos, ang ating dressing. Roasted sesame. Yan. Ganyan lang siya. Yan. Tapos ano pa ba hinihintay natin? Tikiman na! Ayan, tapos lagyan din natin ng ganito, syempre. Yun! Yo! At yan, so kuha tayo ng ito. Tinidor. So titikman natin ang ating luto. Unahin natin ang chicken. Tapos gumawa na rin ako ng sausawan. Ito yung sausawan natin. Ito. Finger food style. Bala na. Pwede na mag-day? Sarap ba? Masarap? Sarap daw, masarap. Pwede na. Tapos, saktong-sakto lang yung nilagay mong alat. As in, sakto lang siya eh. Wala tong ano, dito fake news. Tapos, sunod natin ng pork.
tuna yung pork. Nakuha ko na yung party ko. Medyo kakain tayo mamaya. Konti na lang ang kainin ko. Yan, sauce natin. Sarap naman. Siyempre, together with the rice. Hindi natin makalimutan. Sarap naman. So, successful lang ang ginawa natin pagluluto ng Japanese. So, sana, ayan, may natutunan kayo sa ating recipe na Japanese style. At medyo yung mga ricotta natin ay, lalo na yung mga Japanese, ito mga Japanese, ang tawag dito, dressing, at yung ibang mga sangkap, ay medyo mahirap siyang hanapin. Pero kung nasa mall naman, okay naman. Pero pag sa mga suging tindahan ninyo, eh medyo mahirap. Pero, gaya ng sabi ko, kung ano yung available sa inyong mga kusina, or kung ano yung makita ninyo, pwede namang gawa ng paraan. Importante naman. Tapos, ang isa pang tip ko guys, napaka-importante sa lahat. Kung ano mang recipe ang lutuin ninyo, lagyan nyo ng pagmamahal. Damn! Importante yun. Lagyan nyo ng pagmamahal ang ginagawa ninyo sa pagluluto. Dahil, yung feelings ninyo, dun yung binubuhos. So, dun sumasarap yung pagkain. Hindi lang sa mga sangkap na nilalagay ninyo ng mga pampalasa, hindi, para mas sumarap. Yun yung mga added ano natin. Ganun pala yun. Agree ka ba doon, Mr. Videographer? Agree. So yun, dito na natin tatapusin. At wait nga pala guys, ito para makita ninyo, baka sabihin nyo, fake news yung kanina ito. Tapos na natin, chinap ko na siya. Ito yung pork, ito yung chicken. So, okay siya. Maganda yung kulay. Golden brown. Tapos, siyempre, okay din yung ginamit natin na oil. Kaya ganito yung kulay niya. Ayan. So, dito na natin. Tatapusin ang ating cooking. Ano po yan? Anong menu yan? So, ang menu ito ay pork and chicken katsu. Katsu. Yun yan. So, I hope you enjoyed this video. Sana gawin nyo din ang recipe ito. Dahil kung papanoorin nyo ang aking video, ay medyo madali lang siyang gawin. Basta, actually pwede rin siya panoorin sa ibang mga nagluluto. Yun. So, tatapusin na natin. Like I said, maraming salamat sa lahat ng nagko-comment. So, please don't forget to like, comment, and share. And, ayun. Kita-kits ulit tayo sa susunod na recipe. Ako nga pala ang inyong Uncle Mark. I'll see you guys next time. Peace out! Wow! Sarap naman. Pwede ba dumikim? Pwede. Dito sa anak ba? Chicken ba to? Halo? Sarap naman? Nakain na ba tayo? Kaya! Kaya na daw! Let's go!